ating mga nabanggit, ano pang gift ng ating mga kapatid, patungkol sa ating kalamig, ang mga bagay na kinakailangan ng makita ng Panginoon ng Israel, na hindi nakita ng bayan Israel. Para po sabi ito, magandang kapag po pala sa ating mga kapatid na sa dako ng online. Sana po makapiling namin kayo sa dako nito. Sa pagpulong po namin sa milikot sa ating napaganda yung ating awit sa ating kapatid. Sa ating kapatid na Elsa. Kung makikita yung mga bigas sa ating video, okay. Na ito pa si May. Ang awit ng ating kapatid na Elsa yung talagang napaganda. May awa ang Diyos. Sino ang hindi ang awa nito? Lahat po ay nasa sinong ng buwan nito, naranasan, naramdaman ang awa ng Diyos dahil po pinagkita sa bawat isa sa akin. Kaya mapagal po ang bawat isa kung ito po ay nakikita sa ating mata. Patungkol po sa ating relief, ito ay dadako na at makakunura sila sa mga kalina. Kaya din ang nabanggit ang ating mga kapatid. Sabi po rito sa Ernia, kundi ang bagay na ito ang inuutos ko sa kanila na aking sinasabi, iyong tingin ang aking tinig at ako'y magiging ng Diyos at kayo'y magiging aking bayan at magsilakad kayo sa lahat ng daan na inuutos ko sa inyo sa ikabubuti ninyo. Ngunit hindi nila tinig, hindi ko pinilig man ang kanilang pakinig, hindi magsilakad sa kanilang sarili sa mga payo at sa pagpamatigas ng kanilang masamang puso at siya o kaurong at hindi pasulang. Ito yung napanggit ng Panginoon sa kanyang bayan. Ano po na sabi nito? Kundi ang mga bagay na ito nilagos sa kanila at sinasabi, inyong dingin ang aking dingin. Sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, dingin nila ang dingin ng Panginoon. Sa kaisipan ng tao, narinig kaya nila yung literal na sinilita sa kanila ng Panginoon. Panginoon ay nagsasalita sa kanyang bayan sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Lalo sa panahon ito, ginamit si Jeremias. Ang salita ng Panginoon, dinadala ng kanyang mga lingkod na propeta sa kanyang bayan. At wala silang magdadalilan na sabihin nila na hindi namin narinig ang tinig ng Diyos. Noong ng panahon, inayawan nila sa panahon ni Moses. Natakot sila na marinig ang tinig ng Diyos dahil baka daw sila yung mga. Kaya si Moses ay nakakakit ng kapag pag-usap. Pero dito, sa ating aralin, imbis na tingin daw ang bayan ang kanyang tingin, ay baliktad. Hindi po nila dininig, kundi pinagmatigas ang kanilang puso, na imbis lumakad ng pasulong, ay pauro. Hindi po rin nakita ng Diyos sa bayan, kaya sa panahon ito, sa panahon ng Jeremias, ang kanyang kapigatian ng bayan, kung talaga rin naalipin sila ng mga panahon ito, dahil po sa katigasan na talagang masamang kaya po, sa pagpapatuloy at ang peksin na lang, kaya ang Diyos ay hindi nalugod sa kanyang bayan dahil sa ganitong paraan ng kanilang pamumuhay. Sa panahon ni Pablo, binanggit niya yung padahilanan kung bakit sila hindi nakaunawa sa kalooban ng Panginoon. Dito sa Romans chapter 11, verse 8, ayon sa nagsulat, binigyan sila ng Diyos ng Espiritu ng pagkakatulog ng matang hindi nakakakita at ng mga pakinig na hindi nakakarinig hanggang sa araw na ito. Yung pala ang isang bagay. Kaya pala ng ating Panginoon ang nangangaral ayon dito sa ating prayer. Sa Matthew chapter 13, kung mababasa po natin sa taas yan, yung buong mensahe, bagamat nakakarinig sila, pakikinig ay hindi nila nakarinig. Ito yung isang kalinagal ng sa anumang paraan ng hindi ninyo maunawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraan ay hindi ninyo maunaras. Sapagkat umabahal ang puso ng bayan ito at mahirap nang makarinig ang kanilang mga kalinga at kanilang ipinipit ang kanilang mga mata baka sila yung nanakila at kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga kalinga at makaunawa ang kanilang puso at muling magpagloob, at sila ay aking pagkakalingin. At ito po yung ating narinig sa mga dito, sa 16. Datapwat, mapapalad ang inyong mga mata sa bagat nakakakita, at ang inyong mga talinga sa bagat nakakalingin. Ito yung pangangaral ng ating Panginoon sa kanyang kapanahon ng siya'y nangangaral sa bayan Israel.
Bagamat marami ang sumusunod sa kanya, nakikinig, yan, halo-halo lang, pariseyo, sumiseyo, yung marunong, hindi po ba ako sa mga kanina, wala pa na lang po yun. Bagamat po na naririnig nila ang pangangaral ng ating Panginoon sa Kristo, pero hindi nila naunawaan dahil nga pinigyan sila ng Espiritu ng pagkakatulog ayon po sa ating mga nabasa kanina. Kaya sabi rito, mapagpalad ang inyong mga mata. Sino po yung sinasabihan dito mga kapatid? Yung mga sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo ang ikinig at nagkaroon ng kaunawaan. Yung mga nakakakita ng kalooban ng Diyos at kanilang nauunawa, yung po ang sinasabihan ng Panginoon na mapapalad. Sa bandang taas po, sa 13 verse 11, ito yung sabi natin Panginoon. At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y pinagkaloob ang makaalam ng mahiwaga ng kakilanlan langit. At po at hindi pinagkaloob sa kanila, meron pala mga kapatid na pinagkalooban ng makaunawa ng mahiwaga ng kakilanlan langit at merong hindi nakaunawa. Kaya sabi sa ating sarili, mapapalad yung nakaunawa at hindi kumagay itong bagay. Sapagkat sino mong mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng sagana, ngunit sino mang wala, pati ang nasa kanya, ay aalisin. Napakahirap ko pala mga kapatid. Kaya nga sa panahon natin ngayon, marami po ang nakakaalam ng Biblia. Makikita nila ang Biblia, nababasa nila ang Biblia. Pero bakit sa pagdating sa kaunawaan at tungkol sa salita ng Diyos, meron pong hindi nakakaabot sa pagkaunawaan? Kaya kung inyong makikita, ang ating Panginoon dito, nangangaral siya, nabanggit niya sa mga ibang talata, ang may pakinig upang ipakinig ay makinig. Nangangaral siya para ba ang binibig niyang talaga niya o binibig niyang pansin niya yung may mga talagang pakinig na nakakarinig ng salita ng Panginoon. Sa kapanahon na niya, alam niya, puso pa lang ng tao na babasa niya. Kaya nung siya'y nangangaral, alam niya, sa karamihan ang sumusunod sa kanya, meron hindi nakakaabot doon sa kaunawaan. Kaya sabi nga rin, ay mapapalad yung pinakalorban ng mga bagay nito. Kaya pagdating sa Revelation, yung pansinin mga kapatid, ipapaano ng salita dito, yung sinugo ng Panginoon, ang anghel sa bawat iglesia, pansinin niyo po, sa Revelation chapter 2, verse 7, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Bakit ganun? Kung paano binigyas ng Panginoon sa kanyang pangangaral mo, eh ganun din binigyas ng Espiritu. Dahil nahanap ng Diyos yung mata o ng mouth, nakakakita at taling nakakarinig. Iyan po ang isang hiwaga na sana sa pagpapatuloy natin sa pagpapatuloy sa Panginoon ay makita po natin yung mga bagay nito. Sa una po, talaga naman, wag ikaw ay bago pa lang makarinig ng salita ng Panginoon. Ito mo ay kamagawaan. Hindi mo siya agad na ibusan yung masusubaybayan yung talagang istorya ng Biblia. Pero sa iyong pagpapatuloy sa tulong ng Panginoon, kaya nga sa ating dinas magaling tayo, mapapalad kayo kayong pinagpakayagan. Pagkakasama ko kasama ko kayo na Matthew. Sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y pinagkaroon ang makakaalam ng pangiwaga ng kakailan ng langit. Tapos ito yung pinagkaroon sa kanila. Kaya mapapalad po ang bawat isa sa atin kung ating kukunawa yung salita ng Panginoon at pagkakaroon ng Panginoon. Dahil tingin ko sa pinabasa na ganina na ang Diyos ay nagsugo ng Espiritu sa bawat iglesia. Sabi niya, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi na Israel. Na hindi naranasan ng bayan Israel noon yung ilan dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Pero ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay hindi naman sinarado sa tao. Kung ibinigay niya ang ating Panginoon Jesus, hindi niya ang lahat ay maligtas. Kaya nga sa Timoteo, bawang Timoteo po, verse 4, hindi na lahat makaalam ng katotohanan. Kaso sa ating kapanahon, hindi
hindi ang lahat nag-ibig nito. Hindi hindi sumunod dito lang. Kagulat ng bayan sa Diyos sa kanilang panahon. Kaya sa 15, ang ating natin pinasabali na sa 15, sapagkat kumapal ang puso ng bayan nito at ang hirap ng makakarinig ang kanilang mga talingin. Yung po rin nangyayari din sa ating kapanahon ngayon, ang pagkamat ng salita ng Diyos ay nandiyan, ang pangangaral ng mga kapatid ng Diyos ay narinig nila, bakit mayroong mga tao na hindi nakakaunawa ang salita ng Panginoon? Ngunit bakit naunawaan ninyo? Dahil isa po tayo sa makapalad at pinakalooban ng Panginoon na makaunawa ang salita ng Panginoon. Kaya sa ating panahon sa sanglibutan, tulad ng pangako ng Diyos, hindi na lahat maligtas. Pero sa ating sitwasyon ngayon, mayroong isang pumipigil na kung bakit ang tao ay hindi nakakaabot sa Panginoon at sa pagkakaalam. 2 Timothy chapter 4, verse 3. At kung ang aming ebanghelyo ay natatakluman pa, ay may talukbong sa mga natatakluman na binulag ng Diyos ang sariling ito at ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisambalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kalahagan ang ebanghelyo ng kalugod ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Meron pa ng isang bagay. Kasi pag hindi natin ito inunawa, parang mapapansin natin, ang Diyos, pag naano natin ng kamali tayo ng dawa, ang Diyos ang bumulag. Kaya kung yung makikita rito, mga kapatid, yung salitang Diyos dito ay maliit. Hindi po siya ang Diyos ang makasinais na ang niya maligtas ang lahat. Pero dito, meron isang kumikigil. Kung parang tayo magpapigan, ang Banghero ng Kristo, ay hindi po sumilang sa mga hindi. Doon sa hindi kakakawin sa kaunawaan. Kaya kahit ang salita ng Panginoon ay hayag mo sa tao, kapag ang tao ay nakakaunawa, kinukuha niya ito. Kaya nga po ninyo makikita sa Kalinaga, sa baba ng ating harapin, sa 19, kung ang sino man ay nakikinig ng salita, at ito'y hindi niya nakakaunawa, ay pinaroroonan ng masama at inaagaw ang nakasig sa kanyang puso, ito yung nakasig sa Panginoon. Kung hindi makikita, yung mga binat ng tao ng salita, hindi makakaunawa. Mayroon isang masama o maagaw sa salita upang siya hindi makaunawa. So isang sulat pa, na ganun din yung sulat, dito makikita natin mismo yung isang bagay kung sino siya. Sa Marcos chapter 4, verse 15, at ang mga ito ay akong mga sa tabi ng daan na doon nakasit ang salita at ang kanilang mapakinggan pagkakay pinaroroonan ni Satanas at inaalis ang salita na hinihasi sa kanila. Kaya pala mayroong tao na kahit hasipan mo na salita ng Panginoon na hirinig niya, pero kung hindi niya namamalas na ikita niya pero hindi niya nakunawaan, hindi ko pala pinaroroon ng Diyos ni Satanas. Pinukuha ang salita, kaya pala may mga tao hindi nakakaunawa ang salita ng Diyos. Kaya mapapalad po ang bawat isa sa sinong nung ito, diba, ng inyong narinig ang salita, inyong nakunawaan. Ganun po gumagalaw sa Satanas sa lingkutan. Kaya may mga tao hindi nakakaunawa ang salita. Kaya po, sa papanahon ng Apostol Pablo, nagbigay siya ng mga ilang pananalita eh. Kasi kailangan makita natin kung kailangan natin makita kung paano gumagalaw ang kaaway sa tao. Sabi niya rito, ikaw ang Corinto chapter 2, verse 11,
upang huwag kaming malamangan sa kanya sapagkat kami ay hindi angal sa kanyang mga gawa. Alam ng maligod ng Diyos kung paano kumikilos ang kaaway o ng Satanas para madlangan yung ating gagawin ng pagsunod sa loob ng Diyos. So, yung isang bagay na kailangan natin makita, kailangan magamat nakikita natin yung masama yung gawa ng Satanas, kaya hindi siya ang ating sinasundan ng ating kailangan alam natin para ating mayatan. Kung sabi niya, kung ating takuin at takuin yung bagay sa ating harapan. Sino ating mamaslan? Si Jesus na gumawa at sumakda ng ating pananampalataya. Kaya kung magamit makikita natin yung mga bagay ng sama, hindi siya ang ating sinusundan. Kahit ating titingnan ay ating Panginoon Jesus na siyang gumawa ang ating pananampalataya at sumakda. So, kaya nga sa ating pagkakarinig ng katotohanan, narinig natin sa salita ng Panginoon, saan ba dapat pupunta mga kapatid? Saan ba kailangan maipon ang salita na ating narinig o yung katotohanan na ating tinanggap sa Panginoon? Hindi po ba? Kasi kapag ang tao nakarinig at naging marunong, ngunit ang karunungan ay nagbalito lamang, ang nilagyan ng Satanas ng stress sa utak mo, baka yung katotohanan nasa utak mo, mawala. Paano gumagalaw sa Satanas? Kahit ikaw ay marunong, magaling magsalita, magaling mangaral, pero pag nilagyan ng kaaway ang utak mo ng isang pagkakabalahan, baka yung salita na ipinapangaral natin ay ating makalikutan. Kasi nandito siya eh, sa utak lang. Saan po ba ninanasan ng Panginoon na yung karunungan at kaunawaan? Essential sa mga kapatid, sa salita ko, hindi nyo. Siguro sa kaba. Araw-araw natin binabasa mga kapatid, yung ating narinig na karunungan at kaunawaan, samba ninanais ng kusahan ng Panginoon, ito lumabit at pinakikilala sa atin. Sabi ko sa awit na ating lagi binabasa mga kapatid. Narito, ikaw ay nagnanasa ng katotohanan sa mga loob ng sangkap at sa kumbing bahagi ng mga pagkakilala sa akin. Ang karunungan. Kung po, kinakailangan na makunta yung ating karunungan sa mga salita na pinarinig saan? Doon sa kaloob-looban. Kaloob-looban ng ating puso, kailangan na doon po siya. Kasi bakit? Ang ating karamihan mo nang binasa, bakit po ba hindi sila kinagandaan ng Diyos? Doon sa karamihan natin binasa. Dahil yung puso na nakita ng Panginoon, ngunit hindi nila dininig o piniling man kanilang pakinig, kundi nagsisara sa kanilang sarili mga payo sa pamamagitan ng kanilang masamang puso at nagsiyang kaulang. Kaya hindi tayo yung nakakaunawa hindi at ang kapunan ng Panginoon. Isa lang ang bagay ng kaya sa atin pasunong mga kapatid at hindi kaulang. Kaya sa ating aralin mo sa 1316, mapalat ang may mata nakakakita at yan nga ang nakatarinig. Yun po ang nilangis ng Panginoon. Kaya po, sabi niyo sa Epeso, sabi niya, sa aklat ng Epeso, chapter 1, saan ako 16 na ako lang. Kaya hindi ako tumigil ng pagpapasalamat dahil sa inyo na aking ginabang kitayo sa ating mga panalangin upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoon sa Kristo ng Ama ng Panwalhatian at Espiritu ng Karunungan at ng Pahayag sa pagkakakilala sa Kanya. Espiritu po ng Karunungan ang dapat at nais ni Pablo na itigay sa ating Panginoon yung Espiritu ng Pagkulong ng mga kapatid. Yamang naliwanagan ang mga mata ng inyong puso upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa kanyang pagtawag
kung ano ang kayamanan, ang kalawasan at ang kapanan sa mga banal. Dito makikita natin mga kapatid, meron pa lang kailangan ng isang sa akin. Sa pakikinig ng bayan ko sila doon, meron hindi nakakita. Bagamat yung mga mata sila, nakarinig, hindi nakaunawa. Ang una pala, ang ginawa ng Diyos sa bawat isa sa atin, ay sabi dito, naliwanagan ng mga mata at inyong puso. Yan po yung nangyari sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya po tayong pagpuso po niyan. Ito dahil sa tayo na nakay o nagsama ng ating mga kakilala, isang bagay lang po. Nakita ng Diyos na ang puso mo ay magbubuksan niya. Magbubuksan niya ang mata, makita ng mga spiritual na bagay. Kaya ito po yung bagay na nasa atin. Kung mata natin nakakita ang kalooban ng Diyos, nakarinig na siya ng mga salita, at nawa natin ng kapatid. Kaya nga, paalat ko ng ating isipas sa umarong ito, ang ating kapatid, na kung papaano narinig natin ng salita, sa bagay, pag karinig ng salita, pero lang gagawa pa, puro mga mahabang panahon pa, upang magkaraming mga pagkakarinig ng mga bagay ng salita ng Panginoon, dahil ang Diyos ang magpapahaya sa bawat isa sa atin. Kaya, nakita niyo ba ang Panginoon Jesus? O ang Diyos na literal, ang inyong mga mata? Hindi po. Nakita ba natin siya sa physical? Hindi po. At pininig. Bakit niyo siya sinusunda? Bakit niyo siya pinilipuran? Sa pananampalataya. Yan po ito sa bagay ng Jesus sa atin. Hindi lahat ng tao may pala ng palataya at nasa kasulatan niya mga kapatid. Kaya mapalag tayo at pinatalawaban tayo nun. Kaya nasabi sa Pedro, ano ang pinagin na sa verse mga kapatid? Sa unang Pedro, chapter 1, verse 8, ay hindi ninyo nakikita, ay inyong hindi pag-amat ngayon, hindi ninyo siya nakikita. Kayo naman yung inyong sinasampalatayanan. Kaya pala. Kaya pala mga kapatid, na kayo'y nangagalak na totoo na may galak na di masayot at puspos ng mga aliwa at kapalwalatian. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya ang pagkakaligtas ng mga kaluluwa. Okay? Tungkol sa mga kaligtasan ito, ay masikap na sinisiyasat na maligid ng propeta ng mahulat ng po sa liyayang darating sa inyo. Kaya pala, makapala tayo mga kapatid. Amen. Yung ating inalalagyan ngayon, pilit palang sinisiyasat ng mga propeta noon, pero hindi nila nakagulutan yung maganapan. Kaya sa umagong ito mga kapatid, sa bawat isa atin na nakakaunawa ng panikalooban, liyaya at kaligtasan ng mga isa ng Panginoon, paano ito pala tayo ng propeta? Kasi mismo ating mga mata ngayon nakikita natin kayag sa ating mata ang pagliligtas ng Panginoon at ang mga bagay na pangako ng darating sa bawat isa natin. At ang oras po ay tapos ng mga kapatid na mga ating sunod na kapatid ang magkakayal ng mga kapulangan at sa magandang umawa po sa bawat isa, salamat sa Panginoon. Ay, buhay na Diyos! Amen! Buhay ba ang Diyos? Amen! Alam mo yung malalaman natin ang buhay ng Diyos sa bawat isa atin. Yes. Diba? Malalaman ang buhay ng Diyos. Kasi hindi ka makakusalita. Hindi ka makakilos. Hindi ka pwedeng gawa ng mga bagay sa patay ng Diyos. Eh, ayon tayo sa kanyang dalang. Kaya tayo asa. Bakit tayo magpatuloy? Ayos ka muna ang batiin mo yung sinanay ka din. Hindi ba makapok inyo? At sa kung kagalakan sa amin na kayo yung makasama na namin ngayon, hindi lamang ngayon, hindi ka magkusunod pa. Sapagkat ang Panginoon ay patuloy po na tumatawag po ang kanyang kakasama sa kanyang nawa at talaga ng Panginoon ang umagang ito at magkaroon kayo ng bagay na biyaya sa mga salita na inyo ang propaganda sa amin. Sapagkat ang kapisanan kapag kira kay Kristo, hindi po ito dahil ng sarili ng tao. Hindi po. Ito ay magamataanin naman natin pagkaitong mananatili sa kasalanan sa kasalanan.
pag-uwi ng Panginoon. Malalaman niyo po yung buwaga ng pagsasanan nito. Kung ano ba yung nakatabi buwaga. Gaya ng sinasinetos ng Pablo, sinasabi na, sinasin niya yung mga bagay na buwaga na inilikin ng Panginoon. Pero nahayag pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, pagdating ng ating Panginoon sa Kristo, kasama doon ang sinasabi na, kung ako ay hindi aalis o linisan, hindi darating sa inyo ang Espiritu Santo. Ito'y buwaga na pwede natin may pagmalaki, may pagmaguling sa Diyos ay sa bawat isa. Nagkap sana itong kinasiyan ng Espiritu Santo na sinasabi ng ating Panginoon Jesus doon sa 1:26. Ako ni Jesus, niya, ay dead. Ang Espiritu Santo sa mga pagbagay ng mga ano ay susubok sa inyo upang siya ang magpunod sa inyo at magpaalala. Hindi po kasi trabaho ng Espiritu Santo yung magturo at magpaalala. Kaya itatap sana ng pagpapira kay Jesus, pagamat yung gate ay kinagulo ng Diyos ay ibahagi dito yung sinasabi ng talagang kasitan na isusunod sa inyo ang mga anin. Ngayon po sa pag-aaral po natin, turut-turut ko lang po yung sinabi ng ating kapatid na may sa kanyang pag-aaral ng mensahe. Itong mga Jeremias, alam naman natin, itong mga bagay na ito, sabi nga sa isang kanata ng Roma, dito sa chapter 15 ng Roma, ang talata ay 4. Ngayon ko po ang pagkakasabi. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nasulat dahil sa ikatutupo natin upang sa pamamagitan ng pagkakasabi at pagkalim ng mga kasutan ay magkaroon tayo ng pagkasa. Kaya nga yung tanawin natin, mga kasi natin, na yung Israel, bagamat bayan ng Diyos, bagamat inibig ng Diyos, inubos ng Diyos, pinatnubahay ng Diyos sa ilan, ng 40 taon sa pamamagitan ng Espiritu. Pero ano ang naging bunga? Ano ang nangyari sa Israel? Sabi nga doon sa nilaaral natin, imbis na sumulong sila, tumulong at lumakad ng patras. Ano yung kadahilanan bakit ganito? Kasi alam niyo, minsan, katotohanan, na kapag ang tao, kapag minsan mamulong ang tao, nagtatahit na siya ng kanyang sariling salita. Gusto niya ibindig yung sariling kanya. Ang Israel kasi ganun ang nangyari. Palibasa, pinasagana sila ng Panginoon nung sila ay umamana at dumami ang kanyang mga bagay na ilang tinatangkilig, nagmalaki na sila. Nakalimutan yung Diyos na anong nagbigay sa kanya. Ngayon hindi sa akin, mga kapatid. Sa akin, wala tayong pwede ipagmalaki sa kanyang mga niya. Kasi lahat ng mga bagay, yung kaunungan natin, yung kaalaman natin, yung dalim natin, tayo, galing sa Diyos. At papaano yung magagamit yan para matulog sa Diyos, magbuhay ang Diyos. Gamitin mo. Gamitin yung mga bagay niya sa ikapukulit natin ng Diyos. Ganun. Pagkagaya-kagaya yung pinag-aral na ito na taan, may mag-umagunan sa kanyang kaunungan. Ang mayaman sa kanyang kayamanan. Ang kapangyarihan ng isang malaki sa tao. Hindi, huwag magpuri tayo na ating nakikilala ang ating Diyos sa iyong pagbibigay sa lahat. Siya talaga ang nagbibigay ng lahat ng mga bagay. Kaya sa pag-aaral natin, nabanggit ko kanina, na ang mga bagay nito ay nangasugat sa ikatulong natin. Kasi yung mga bagay na nangyari sa kanila, isang larawan yan, isang halimbawa yan, na dapat huwag natin gawin. Na ang katigasan ng Israel, ito yung kadahilanan. Diba? Bakit sila hindi nakadiretso at nakarating po sa ano ba yung pangako? Nangamagay sa ilan? Ang marami. Diba? Kaya nga may babalat na eh. Sa panahon natin, si Pablo, ano yung sabi niya po sa Pablo? Isang talata ng Hebreo. Ang sabi niya po sa Pablo dito. Sa 2:1 ng Hebreo, kaya't nararapat natin pagkatantuin ang mga bagay na narinig. Kasi yung mga bagay na itong narinig natin, yung mga bagay na narinig nyo, hindi naman po namin salita ito eh. Ito ay salita rin ng Panginoon na inihayag lang natin. Sinasaysay natin. Pagkatantuin ang mga bagay na narinig, baka sakaling tayo ng mahagpus. Sapagkat kung ang nangusap ng salita sa pamamagitan ng mga anghel ay nagtibay,
at ang bawat pagsalangsang at pagsuway ay tumanggap ng matwid na parusa na kabayaran. Paano makakatanang tayo kung ating pabayaan ang ganitong dakilang kaligtasan na ipinangusap ng Panginoon ng una ay pinatunayan sa atin sa pamamagitan ng mga nakarinig? Diba? At sila yung mga nakarinig. Yung mga propeta. Diba? Sila yung mga nagsaksi. Kaya ang salita ng Panginoon sinusubo sa pamamagitan ng, ano, ng mga propeta. Kaya nga yung duwagan niyan pag nasa Nicosias, walang gagawin ng Panginoon kundi ibigay doon sa mga propeta yung salita. At yung mga propeta, isasaysay naman doon sa bayan sa inyo. Sila yung magsasaysay. Kaya nga sa pag pinasa na ito ng malalaksutan, dito sa Jeremiah, sabi ng Panginoon, sinusubo ko lagi ng aking mga propeta, umaga, lagi, araw-araw sinusubo niya yung propeta para ano, para salitain yung salita niya, para magbago yung Israel, para magbago yung Israel, manumbalik sa Diyos. Di ba? Kasi naliligaw na sila ng landas eh. Naliligaw na sila. Ang butihiran Diyos, di ba? Halimbawa, nalilis tayo ng ating lutaan. Natural lang na kung tayo paalalahanan, tanggapin natin. Huwag tayong kasamayin mo natin. Sapagat ang paalaala ng galing sa Diyos, pagtingin mo na ito sa parte at ikagumubi mo at ikaliligtas mo. Ngayon, yung mga ayaw tumanggap ng saway, yung mga ayaw tumanggap ng paalaala, ay yung mga tao na yun. Ang sabi natin na mga mangmang. Kasi ganun eh. Ang mangmang, ayaw na siya sinasaway. Pero yung patatanta sa tao, kung sinaway mo, hindi ka. Ganun na kapagkakay ko. Kaya ang sabi ko, paalala itong nangyari sa atin. Itong halimbawa na yung nangyari sa Israel, na sila ay nangahulog, na hindi nakarating, na nakaabot doon sa pangako ng Diyos, lalo ba yung kanaan. Kasi, ano ba ang misalita dito eh? Sabi dito ah, ganito ang nakita ng Panginoon sa Israel sa 4:22 ng Jeremias. Sapagkat ang bayan ko, hangal, sabi mo, bayan, binadal ng Diyos ang Israel ah, iniibig ng Diyos ang Israel. Pinatnubayan niya, sa kanyang spirito. Sa kanyang mga bagay na ginawa ng Diyos na tulong sa Israel para magtagumpay ang Israel, hindi ito na ginamit. Para binaliwala nila yung mga bagay niya. Sapagkat ang bayan ko ay hangal, hindi nila ako nakikilala. Salita ito ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta Jeremiah. Sila'y mga mangmang na anak at sila'y walang unawa. Sakit na salita niyo. Samantalang araw-araw sinusubo ng Panginoon ng kanyang mga propeta. Si Moses, umakyat sa bundok, tapos binago sa nilay ko isa, diba? Binago sa ulo. Hindi na pinahalagahan yung mga salita ng aming Panginoon ng mga Panginoon. Kaya umating sa kanila. At sila'y walang unawa, sila'y pantas sa paggawa ng masama. Ngunit sa paggawa ng mabuti, walang silang kaalaman. Sabihin mo, kita natin, yung bagay na nilalagad ng Israel, pagkapat may kukusun sila, na kung sa naibigay ng Diyos, magpunita po sa inyo. Magpunita po sa inyo. Na kung susundin mo, magbubuhay ka ng panahon na yun. Lalawid ang buhay mo, dadanda ang buhay mo. Yun ang sinasabi. Kaya lang, hindi ito, nilakaran ng Israel, binalimutan nila. Bakit? Nung nagsumagahan ng asila, eh, ano nangyari sa kanila? Nalimutan nila yung Diyos. Ang mga bagay na yun. Nalimutan nila, ngayon nagtawag sa kanila sa Egypto, yung Diyos, yung makapangyarihan sa lahat. Ngayon din yung matunggay sa kanila sa ilan ng 4 na taon na hindi sila nagutom. Ngayon kanilang sanggayas, hindi naguma, hindi napalitan. Ngayon yan, 4 na taon, binagamit yung sanggayas mo, hindi napalitan. Hindi, kung isipin natin, di ba, yung mga ganong gawa, mamamanga ka na eh. Ang bagay na ginawa sa kanilang Panginoon. Kaya lang, naging matigas sila. Sabi nga sa dito, sa talata rito, mag-design ako. Dito sa iskish ng Jeremias, mayroon salita rito ang aking Panginoon. Kanino ako magsasalita at magpapatotoo upang kanilang marinig? Narito, ang kanilang papilig ay paking. Dito, alam niyo ba ito ay paking? Alam niyo po, nung tinginan ko yung paking, ang circumcised ang circumcised sinasabi ko
Eh, sabi dito, ang kanilang pakinig ay pating, hindi nalinis, parang ganyan, marumi, parang kulit. At hindi makakarinig. Narito, ang salita ng Panginoon ay naging kagustuhan sa kanila. Sila'y walang kalunguran sa kanya. Dito mo, yung salita ng Diyos, naging kagustuhan sa kanila. Diba? Hindi nila kinulunguran yun, yung salita ng yan. Anong kinulunguran nila? Yung salita ng tao. Kasi nung makapasok sila doon, yung mga 20 kilo, ba yun? Nung makapasok din sila sa kundukaing kalaan, dapat natutunan na sila doon sa nangyari sa magulang. Kaso hindi. Pagdating sa lupa, sa lupain, na kanaan, ako, yung sinasabi ng Panginoon Diyos na huwag kayong mag-aasawa sa kanilang anak. Diba? Kundi yung mga Diyos-Diyosa nila, alisin nyo. Sabi nyo, huwag kayong magpapamahiin. Lahat ng bagay na yan, pinaalala sa kanila ng Panginoon bago sila pumasok ng kanaan. Pero pabalik na nangyari yung mga kapatid, kung pumasok sila, yun yung ginawa ng Israel. Kaya nagalit ang Diyos. Diba? Parang hindi ba galit ang Diyos? Sabi ko, may salita ko rin si Jeremiah, naalala ko eh. Sabi dito, hindi ko na kasabi dito. Dito sa 2:11 ng Jeremiah, ganito ang magkakasabi. Ipinagpalit pa ka ng isang bansa ang kanilang mga Diyos na hindi ng Diyos. Ngunit, pinagpalit ng aking bayan ang kanilang kaluwalhatian sa hindi pinakitinig na. Kasi ang Israel, sila yung kaluwalhatian ng Diyos. Ang Israel. Kaso ang masakit, anong ginawa ng Israel? Sabi rito, sapagkat ang bayan ko ay nagkabit ng dalawang samaan. Kanilang iniwan ako. Iniwan. Diba? At namukal ng buhay na tubig. At nagsigawa sa ganang kanila ng mga balon, ng mga sirang balon na hindi malalam na hindi. Anong nang pag-alaw sa Diyos? Iniwan ang Diyos at sumunod sa ibang mga Diyos. Kasi ng mga panahon na yon, yung mga bansa, ikaw ang malalaking bansa sa kanaan niya. Kaya pinalip lang Diyos yan dahil na sumasamba sa mga Diyos. Pinalip lang Diyos yan. Ikaw ang malalaking bansa. Pinalip lang. At ang puso sa kanila, huwag kayong magtitira dyan. Kailangan patayin yung bata, patayin yung ganun ang tabaksik ang Diyos kapag yung mga tao sumasamba sa mga Diyos Diyos. Ganun siya tabaksik. Kaya yung utos na yun, sinalita niya sa Israel, pag pumasok kayo sa lupain niya, kailangan huwag kayong pagsasanay niya dahil ng mga ginagawa. Okay? Kasi banal kayo. Bayang banal kayo. Kasi hindi yan nga. Kaya sa pag-aaral natin mga kapatid, may pangako ang Diyos. Sabi ka ng Panginoon, dito sa atarata ng sa aklat ng Deuteronomy, dito sa 20, ganito po. Kasi ito po yung bagay na bago mag-anong Israel noon, tumuli. Sinalita na ito ng Panginoon sa kanila. Pero ito yung sabi ng Panginoon. At mangyayari sa 21, at mangyayari kung iyong hindi din masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, upang isagawa ang lahat ng utos na aming iniutos sa iyo sa araw ito ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng lumansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong lilibin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. May salita na, bago siya pumasok ng Kanaan, may salita ang Diyos. Kung didigin ninyo ito, tataas ko kayo. Sabi ka dito eh, hindi kayo mangungutang kundi kayo ang utangan ng mga bat, ng mga bansa. Ganun ang salga niya. Magiging papalad ang iyong mga buslo at ang iyong palay-palayo. Kasi hindi ko nung panahon, hindi naman yung buslo nilagay niya eh. Kapag yung maaari, di ba, nalagay niya. Pero parang hindi mautubos. Pag sumunod ka sa opsa ng Panginoon, hindi mautubos. Pero pag hindi ka sumunod, sabi dito, sa verse 15, ngunit, mangyayari, kung hindi mo didigin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw ito na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Ibig sabihin, pagpapala at sumpa. Pag sumunod sa Israel, meron silang pagpapala. Pag hindi sumunod,
darating yung salitang sumbukas na nila. Ang dami niyan, basahin niyo lang kung ano yan. Babasahin niyo isa, ito po. Kasi ito po, nangyari po ito sa ano, sa bansang sa atin sa Pilipinas. Basahin niyo po, ito po yung isang darating na sumpa ng Panginoon kapag hindi tayo sumunod. Dito sa 28, verse 4, 24, ang sabi dito, at ang ipaukulan ng Panginoon sa iyong lupa ay abok at alabok mula sa langit ay mababa sa iyo hanggang sa ikaw ay magbaba. Nangyari ba ito hindi? Nangyari yan. Diba? Yung manibutan yung manibutan ko dito. Pinagtubo. Hindi naman active yun. Kung totoo siya, hindi active. Diba? Pero dahil sa sinalita ng Panginoon, nangyari. Patakot-takot na aboy yung tinula nun. Yun yung sinasabi ng sumpa na ibinigay ng Panginoon. Nangyayari. Diba? Kaya yung sa pagsunod ng Israel, makikita natin na dahil sa din nilang pagsunod, ano yung naging bunga nila? Yung sa isang talata ng sabi rito, dito na rin si Jeremiah sa Lord. Sabi nito. Sa Jeremiah 24, umpisa natin sa 4. At sinuko ng Panginoon sa inyo ang lahat niyang binto ng mga propeta na bumisi ng umaaga at sinuko sila. Ngunit hindi ninyo dinilig ang, o kinilig man ninyo ang inyong pakinig upang makinig na nagsasabi magsimulay bawat isa sa inyo sa kanya-kanya ng sanglakan at sa kasamaan ng inyong mga gawa. At kayo'y magsitahan sa lupain ay bibigay ng Panginoon sa inyo at sa inyong mga magulang mula ng una hanggang sa magmamaya pa man. At huwag kayong magsusunod sa ibang mga Diyos na mga lingkod sa kanila, magsamba sa kanila. Huwag din niyo akong magsahihin sa galit ng gaya ng inyong mga kamay, nagawa ng inyong mga kamay, at hindi ko kayo sasaktan. Kayo may hindi kayo na makinig sa akin, sabi ng Panginoon, upang magkahihin niyo sa galit ng gawa ng inyong mga kamay sa inyong sariling tapapahamak. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon ng mga po, sapagkat hindi nyo dinilig ang aking mga salita, narito, ako'y magsusugo at pupunin ko ang lahat ng mga angkan sa ilalaan ng sabi ng Panginoon, at ako'y magsusugo kay Nabucodonosor na hari sa Babylonia na aking lingkod, at aking dadalhin sila laban sa lupain ito at laban sa mga nananahin ito at laban sa lahat ng mga bansang ito sa palibot, at aking lubos na lilipuri sila at gagawin ko silang katigilan at susutan at mga walang hanggang kabigaan, kabigatiba. Kaya ganun yung nangyari, di ba? Dahil sa pagsunod, ano nangyari? Para magdating mo unang panahon, pansinan natin na. Kasi nung unang panahon, yung pangalan ng Diyos, nasa silog. Nasa silog yan. Kaya pag pinasin mo yung chapter 18 ng ano, ng Josue, 18:1, ito yan eh. Yung unang panahon, nandito po yung nilagay yung pangalan ng Diyos. Wala din yung... Kaya yung nilagay yung ano, yung pahay ng Diyos. Hindi naman Diyos nga nananasol yung pangalan niya. Nandun sa... bahay na sila yung nilagay yung ano, yung nilagay. Sabi nito sa ano, ayos ko lang bigay ng voting background kasi ito po yung isa sa bagay kung ano yung nangyari dito. At gayon din yung mangyayari dito sa itin, sa... ito na yung bahay ni Ari Simon. Sabi sa 18:1, at ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ay nagpupulong sa silog, at itinayo ang tabernakulo ng kapisanan doon, at ang lupay ay sumuko sa harap nila. At nalabi sa mga anak ni Israel ay itong libyo at nahingi na bahagian ng kanilang mana. Kaya dito, dito itinayo yung unang kapisanan ng Panginoon sa silog. Paano ito nasira? Paano sira ito? Kung tutuloy-tuloy nyo yung basa nito, darating tayo dito, tuwag kay Samuel. Samuel, siya yung propeta noon at sabi natin sa sacerdote, si Eli, doon sa lugar ng nasa silo. Paano nasira yun? Kasi nga, yung mga anak niya, nilalabag yung kautusan ng Diyos. May mga bagay silang ginagawa na hindi talugod-tugod si Panginoon. Parang pag binabahoy nila yung gambala ng Panginoon. So, ang nangyari doon,
yung papa ng Panginoon, nandoon ang mga panahon na yun, yung hinalalap yun. So, dahil sa galit ng Diyos, pinalusog yun. Dilusog sila ng Pilestio. At nung magpupog sila ng Pilestio, pinatay yung dalawang anak ni Inoon. Kasi nga, ito yung mga gumagawa ng hindi maganda doon sa lumba, sa lugar ng bahay ng Panginoon. At nung nangyari ganun, nung mabalitaan naman ni Ili, napatay din yung anak niya at nakuha yung kapan, napatay din mismo si Ili. Bumalik doon na yung kapan. So nakuha na yun yung kapan ng Diyos na punta sa Pilestio. At nasa Pilestio yan, inihanay niya, pinagon, yung kapan ng Diyos. Inihanay niya doon. Kaya nangyari, kaya magaan, yung pinag si Dagon, yung magbagaan sa kapan ng Diyos. Ganun ka din yung ano yung kapan ng Diyos. Kaya natakot yung mga Diyos. Kaya nakapagdahilan naman kung bakit si David naman nakapag-isip siya na ipagtayo ang Panginoon ng isang bahay. Ang kadahilanan, pag binasa niyo yung istorya kasi, yung kaban ng Diyos yan, palipat-lipat yan. Kaya ang gusto ni David, yung kaban ng Diyos, ipanatili niya doon sa bahay ng kapatay niya. Yan talaga ang purpose niya. Kaya lang hindi na yung tutong si David na ito yung bahay niya at ito yung sa kanyang anak na si Harry doon ang ganap dahil. So kung paano nangyayari sa silo, gayon din ang mangyayari ngayon dito sa ipinatayong natin na bahay ng Diyos ni Solomon. Anong mangyayari? Yung binasa ko kanina, pupunta doon yung marit ng bibilo niya, mawasakin kayo dyan si Solomon kayo. Pupuntutin kayo. Ganun din. Bakit nangyari yun? Dapat yung sa silo, naging aral na sa kanila. Na nangyari yung mga bagay na sinigang ang Diyos yun dahil sa mga gawa nilang mga maganda. Kaya nangyari, naulit pa. Iba naulit pa eh. Dahil na yung pinatayog ni Harry Solomon na bahay, pinasok din ulit dahil doon sa masamang laban nila. E ganun masimple lang. Pag lumakad tayo ng hindi tama sa Panginoon, pero kaya tatanggapin pa rin sa kaya tayong disipulo natin. Ayun. Kailangan natin ngayon yung sinasabing pangalawang aral natin. Kung maaktin, mahaba itong Jeremiah ito eh. Kung aanin natin ito, mga kapatid. Mahabang story ito. At sabi ko nga, baka hindi tayo abuti ng matapos ito kung talaga isasaysay natin ang anong sinasabi rito. Diba? O, sinasabi rito eh. Yung nagsilakad sa lahat ng mga Panginoon eh. Pagmamabigas. Alam niyo po, isa ko sa ayon ng Diyos talaga, yung pagiging matigas ng ayon ng Diyos. Kaya nga, kapag matigas ka, matigas din ang Diyos. Diba? Kapag mapagpainuhod ka, mapagpainuhod din ang Diyos. Kung ano ka, naroon din ang Diyos. Ganun yun. Kung mapagmataas ka, lalo mapataas kayo ang Diyos. Ganun naman natin, ganun lang matalingan. Kaya nga itong pag-aaral natin, sabi ko kanina, halimbawa lang ito sa atin, na sana matuto tayo doon sa mga bagay na nangyari sa atin ng mga buhay. So kung paano sila, hindi nakapasok doon sa pangako nito. Sila ay nilipo ng Panginoon. Dahil sa bakit? Sa katigasan ng kanilang mga puso. Dahil sa kanilang mga lakad na hindi kinalugan ng Panginoon. Kaya ngayon lakad natin, mga kapatid, ayun sa lalo-lalo sa pagkawin natin ngayon. Kung paano tayo tinuruan ng Panginoon na lumakad, lumakad na rin tayo sa lalo-lalo. Makita sa atin yung pagbabago. Makita sa atin tunay na ilang isang isang pagbabago. Sa dalim mo salita na ako'y nagbago na. Ako isang Kristiyano na. Ginagamit natin yung Kristiyano. Di ba? Ako'y born again na. Ako'y anak na ng Diyos. Yung bang patutuon mo, kapatid? Yung gawa mo, mapapatuloy na kung talagang ikaw yan ang Diyos. Yung gawa mo. Anong kabuluan siya sabi ng Kristiyano ka, pero yung gawa mo, nandun pa rin siya dahil. Hindi nagbabago. Kaya kailangan mabago para ikaw ay mag-isang bago yung pakisang ng Diyos. Diba? Kaya itong pag-aaral natin mga kapatid, may certain meaning, napakalaga ng pakinig. Mahalaga yung mata, napakalaga.
Kasi ito yung mga bagay, ito yung pamangkasin, bago pa lang lumalabas pa lang ang Israel noon sa ano, palapas sa ilang, yung pasimula pa lang nila, bago pa lang, natutunan pa lang nila ng ilang. Nakikita na ng Diyos yung kalibrasyon nila. Kaya nga, masalita, ganyan eh. Dito sa Deuteronomy, sa 29:4, mayroon ang ganitong salita yan. Sabi dito, ngunit, hindi kayo binigyan ng Panginoon ng pusong ikakikilala at ng mga matang ikakikita at ng mga pakilig na ikaribin hanggang sa araw na ito. Kasi nakita ng Panginoon katigasan ng Panginoon. Kaya, hindi siya binigyan ng Panginoon ng pusong ikakikilala, matang ikakikita at pakilig na ikaribin. Sabi ko kanina, napakalaga ng mata. Napakalaga ng mata. Bakit? Alam niyo po, bakit hindi ka tayo ng mata ng Panginoon? Para makita natin yung paglilagay na sinuwan. Amen. Di ba ganun? Amen. Kung bulag daw, wala akong mata, di mo makita yung langit. Di mo makita yung bituin. Di mo makita yung magandahan. Kailangan ko aganda. Ibinaw sa atin ng Panginoon. Pakilig naman, bakit? Tama. Ano pa, bakit? Ano ba yung dapat? Hindi lang yung pakikinabi yung salita na ang kapitbahay. Pakikinabi yung salita ng Diyos. Kasi alam niyo, pag pansinimin niyo, ako nga rin nasa probinsya, ako nung naalala ko, pag alasinin ko ng madaling araw, nandun yung kaibos takas, nagkakantahan. Yeah. Ang ganda ng dinig sa akin, pagsarap Panginoon. Pero hindi mo makikita yung bagay ng Panginoon, yung bagay hindi niya tayo ng Panginoon, para mahalin natin yung buwan. Mahalin natin yung mga, ang tawag ito, thunder. Ang mahalin natin yung, at iba ibang mga ulo yung awit. Pagkakasabi sa samukasan pagbuti ang Diyos. Ngayon, sabi ng ating Panginoon si Kristo, kasi alam naman natin itong mga pangungusik sa Kanya ay talagang hindi siya ipapatay ito talaga ito. Ipapatay ito. Kaya nga sabi sa akin ng Diyos sa Kerby na Kerby Sino, papapalad ang inyong mga mata na kita at tayangan naman. Kasi ito ay sinabi ka niya ng Panginoon na naman. Noon pa man, naghihintay ngayon mong propeta. Ang daming propeta naghihintay sa ating Panginoon. Kasi hindi nila alam talaga yan kailan. Hindi nila alam. Kaya nang dumating si Juan Bautista, ano sabi ng mga iskriba doon? Ano sabi ng mga ikaw na ba? Ang darating? Kasi hinihintay talaga nila, hinihintay nila eh. Kaya lang, yung sakit na nangyari, yung dumating natin Panginoon si Kristo, yung dapat na makakilala sa kanya, hindi nakakilala. Yung sariling bayan niya, hindi siya nakilala. Diba? Pinapako mo sa krus, pinapulo siya. Pinatisuran pa. Dumating siya mismo, dumating siya. Alam mo talaga, hinihintay nila, bakit hindi nila nakilala? Binasa rin kanina sa chapter 9, sa ibig ng Roma. Diba? Yung sinasabi nila. Tinignan nila yung gawa ng ating Panginoon si Kristo. Alin yun? Nagpapagaling sa araw ng Sabat. Sa araw ng Sabat, tungkol pa lang, pinipinig mo. Nung dumating ang ating Panginoon si Kristo, nagpapagaling siya. Di ba? Nagpapalakad siya yung bilay. Doon yung pinuna ngayon, itong mga Hindu, hindi sa Diyos ang taong to. Kasi hindi ginagalang ang Sabat. Hindi nila unawaan ang ating Panginoon si Kristo, siya ang Panginoon ng Sabat. Amen. Ang Sabat, mga alin lamang ng Christian. Sinasabi sa Colossus, di ba? Hindi nila naunawaan ito eh. Samantala sila ang dapat ang paunawa nito. Sabi dito, sa chapter 2 verse 17, sa 16, sino man na ay huwag pumatol sa inyo tungkol sa pagkain o sa pag-inom, tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat, na isa't anino ng mga bagay na magsisiyatin, ngunit ang katawan ay si Kristo. Bakit kung gagawin ito, yung katawan, pinag-aninuhan, bandito na sa atin, dumating na yun. Eh bakit gagawin? Yun yung hindi nila unawaan. Samantala ng mga bagay noon, isa't anino ng mga bagay na darating yan. Para pag pinag-ang si Kristo yung kinaaninuhan nila eh, anino lang yun. Kaya dumating na yung pinag-aninuhan, wala na yun.
nakikita mo sa atin yung pinag-aniwa ng Kristo yun, nandiyan na yun. Siya na yung sabag yun. Kaya di ba sabi niya, come to me all. Di ba? And I will be the best. Sabi niya, kasi ito pa yung pasal. Hindi ito napag-unawa nung dapat na magpapakilala sa kanya. Kasi pala nung dapat, ang magpapakilala sa kanya, itong mga saserdote. Eh, ang masakit nga, hindi nga nila nakilala ang Kristo. Ano kung sabi niwan? Sa kanyang salita, masahin natin, ha? So, 1, chapter 1. Alam niyo kasi, minsan yung inggit, ito yung isa sa kanila niya kung bakit hindi makilala yun. Inggit kasi isa sa kumuna sa kanila. Sa pagpapay sa aking Panginoon ng Jesus Cristo, inggit din nangyari doon sa mga kapalila, sa mga eskriba. Di ba? Sabi dito, sa 1:11, siya'y naparito sa sariling kanya. Mismo, di ba? At siya'y hindi tinanggap ng mga sariling kanya. Hindi siya tinanggap eh. Dapat, kilala niya lang. Dito siya si Kristo. Sino, dapat kilala niya. Hindi tinanggap. Sila pa ang nagpapatay sa ating Panginoon sa Kristo. Sila pa ang nagpapatay. Kaya ganun po ang ano sa ating mga kapatid. Itong mga bagay na ito na sinag-alala natin ngayon. Ang bagay lang na nangyari sa kanila. Ano ba? Ano ba? At tayo na, mapalad, tayo, kasi sabi na ni Tomas, Panginoon ko, Diyos ko, sabi niya ganun. Sabi ng Panginoon, sumasampalataya ka ba dahil nakita mo? Nasabi ko si Tomas. Ano sabi niya? Mas mapalad. Yung hindi na nakita, subali, sumasampalataya. Amen! Tayo ngayon, bagamat hindi natin nakita ng ating Panginoon, pero nandiyan yung salita. At sa pamilya na parang para tayo natin, nakikilala natin na siya ay subo ng Diyos. Kaya mga kapatid, wala na rin ako sa pagna oras. Ano ko lang mga kapatid, napakapalad natin. Amen! At siyempre, kasama ako. Amen! Kapit ko pa. At kasama na rin siyempre si Nanay Evelyn kung siya ay mananatuli po. So, napakit ko kanina, dito po sa kapisanan, pati yung mga bago natin ito. Meron kong duwagan dito. May duwagan po. Ngayon, yung iba ko sinasabi ko yan, kayo mismo mga kapagkas yan kapag pumating yung araw nila. Kasi mismo, yung sinasabi ng ating Panginoon Jesus, akong si Jesus ay nagsugo ng aking amin sa mga iglesia upang siya magpulog. Kaya ang kapisanan ito, may nagpapatuko dito. Meron patuko sa ito. Sa kapisanan ito, hindi ito itinayin ng tao. Sa pagkasabi doon sa 157.1 ng awit, yung ito, kapag ang tayo, tao o tayo ng bahay, walang pagbubang. Ang sabi doon. Pero ang kapisanan ito, itinayin ito ng ating Panginoon. Bakit may sabi natin? Sapagkat yung patutuon ay spirito na amin sa atin, siya ang nagpapakto. Na tayo ay itinayin ng Panginoon. Na tayo ay mga kalakang Diyos. Amen! Okay po, magandang umaga po.